Inayo pa rin ng ilan sa ating mga kababayan ang Binondo, Maynila para sa pagsalubong ng Chinese New Year. Pero dahil pa rin sa banta ng COVID-19, hindi muna piniyagan ang karaniwang buhay na selebrasyon sa lugar. Si Bernard Haudian sa detalye. Rise and shine, Bernard! Hindi naging maingay ang pagsalubong sa Chinese New Year ngayong 2022, bagamat ipinatigil ang pagpapaputok ng fireworks at dragon dance. Dumayo pa rin ang ilan sa ating mga kababayan sa Binondo, Manila upang salubongin ang Chinese New Year. Hinahanap-hanap ng mga namasyal ang mga ibinibentang pampaswerte, kagaya ng mga bracelet. Ang iba naman, temang Year of the Tiger ang ibinibet ng Lucky Charm. Tulad na lamang ni Angelica ng mga alkansyang tigre ang paninda. Para kay Angelica, nagdala ng swerte sa kanilang buhay ang pagbibenta ng Lucky Charms. Sa kabila nito, naniniwala siyang pananampalataya pa rin sa Diyos ang susi para magtagumpay sa buhay. Lagi naman po meron eh. Basta marunong ka lang po magdasal, ganun. Kahit wala po tayong lucky, basta marunong lang po tayo tumawag sa itaas. Ang ilan naman nating mga kababayang Katoliko, nagsindi ng insenso sa dambana ng Santo Cristo de Longos at nag-alay ng mga panalangin, sina Clarence at Jana Tagapandakan. Unang beses pa lamang bumisita sa dambana ngunit naramdaman nila na tila kasama nila ang Panginoon. Simple lang ang kanilang naging dasal sa buong Maykapal. Maging ligtas yung buong pamilya ko at sana marating ko yung gusto kong marating. Katulong ang aking mga paa. Sana umaba pa yung buhay ko. And samahan yung mga pamilya ko na mas patatagin pa yung pagmamahalan namin. Tapos gabayan sa paglakbay sa buhay ko. Tahimik man ang Chinese New Year ngayong taon, hindi pa rin napigilan ng ating mga kababayan na ipagdiwang at makiisa sa pagsalubong nito. Bernard Haudian para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas!